Good morning, kabayan. Tama ka no. Dalawang sasakyan ang nahulog sa ginagawang tulay dito sa Tanza, Cavite. Ang tawag sa tulay na ito, kabayan, Obispo Bridge. At makikita sa likuran ko, kabayan, ito na yung malaking hukay na ginagawang tulay at may dalawang sasakyan ngayon dyan sa dito sa ilalim ng tulay. Ang nangyari, kabayan, kagabi, unang nahulog ang isang kotse dito sa may tulay. Ayon sa mga testigo, mabilis ang takbo ng kotse at binangga ang mga barrier o yung mga harang na dapat sana ay para hindi dumiretso ang sasakyan. Pero dumiretso itong sasakyan to at nahulog dito sa may tulay. Tatlo ang sugatan sa naturang unang aksidente. Sa pangalawang insidente, kabayan, matapos ang ilang oras, bandang alas 5 ng umaga, nahulog na naman ang isang puting van dito rin sa parehong lokasyon. Ang laman naman ng puting van ay ang sinasabi magpapamilya, tatlo, at sugatan din itong mga magkakaanak na ito. So sumatotal, kabayan, anim ang dinala agad sa ospital. Ang dito, kabayan, ang Obispo Bridge, mga last week lang daw ito tinanggal o binutasan at hindi maganda ang paglalagay ng mga harang ayon sa mga residente dito sa lugar. Kabayan, papakita ko lang itong nasa likuran ko, no, yung mismong on-site na mga sasakyan. Ito, kabayan, yung tulay. Ito yung ginagawang tulay. At makikita pa rin dito, kabayan, ito yung unang sasakyan na nahulog. Ito yung kotse. Nakikita nyo, kabayan, nakatali pa ito para hindi tuluyang bumagsak dito sa ilog. At ang sumunod naman na nahulog, ito namang van na ito, kabayan. Itong puting van na ito, nahulog din ito, kabayan. So in one area, kabayan, o dalawang sasakyan ito. At nagkakos na ngayon. Kung makikita nyo doon, kabayan, nagkata-traffic na. Sobrang bigat na rin ang traffic dito sa lugar. Ayon, kabayan, sa mga testigo dito at sa ilang mga pulis rin dito, talagang walang maayos na harang, warning, sign dito sa lugar. Ang nakalagay lang dito, kabayan, nakita ko lang ito. Itong drum lang, kabayan. Itong drum lang yung nakalagay na may mga... Sus Mario, sir. Oo, yan lang. Kaya doon nakita ko, kabayan, may mga drum din doon sa ilalim. Ibig sabihin, nabangga ng kotse yung drum. Yun, nahulog. Ito, kabayan. Oo, ito. Yung gilid ng tulay, makikita nyo, kabayan, yan lang ang harang, drum, at walang reflector, walang ilaw, kahit sa gabi, kabayan, walang street light dito sa area na to, kaya talagang mahuhulog ang sasakyan, lalo na kung hindi taga dito sa Tanza, Cavite. Eh, itong area to, kabayan, ito yung A. Soriano Highway, isang national highway, kaya ayon sa mga residente, pati din ng polis, dapat maayos talaga itong pagkordon dito sa naturang tulay na ito. Kabayan, balik sa'yo. Jackie, anong nangyari doon sa mga pasahero, yung unang nasasakyan? Yung unang sasakyan, kabayan, dinala agad sa ospital at sabi, okay, na-discharge na. Okay. Pero itong pangalawang sasakyan, kabayan, may nabalitaan tayo, inakot tayong informasyon na isa doon ay critical ang kondisyon dahil makikita doon sa may puting sasakyan sa likod, na likuran ko, medyo may nayupi talaga ang ilang bahagi ng sasakyan sa lakas ng impact ng pagkakahulog dito sa may tulay. Kaya biniverify natin ang kondisyon ng isa sa mga pasahero. Pero so far, kabayan, tatlo sa isang sasakyan, tatlo rin ang sugatan sa isa pang sasakyan, kabayan. Yung dalawang aksidente na yon ay nangyari ng gabi at walang masyadong reflectorized na harang dyan. Tama ka, kabayan, nangyari ito ng madilim. Yung isa kagabi at yung isa naman bandang 4 to 5 a.m. kaninang madaling araw na medyo madilim pa rin, kabayan. Walang ilaw, walang reflectorized, at pati yung harang, hindi ganun katibay ang harang. Kaya kung hindi ka talaga dito, didiretso at didiretso ka at mahuhulog ka sa tulay. Yun din ang sabi ng ilang mga residente dito, kabayan, sa lugar. Yung bang project na yan, Jackie, ay DPWH? Yes, kabayan, DPWH ito. At ayon sa isang police na dito, kabayan, 2 years na itong project, pero last week lang binutasan, kabayan. Pero matagal, halos 2 years na daw itong merong mga drum. Oo, kasi pangit na yung tulay at maraming aksidente dito kahit hindi pa nabubutasan ang tulay. Marami ng aksidente, marami ng drum, kabayan, ang nasira ayon dito sa isang grabe naman kabantay sa area. Sino kaya? Kilala mo ba? Ngayon month na ito, kilala mo ba kung sino ang district engineer? Papakita ko lang, kabayan, ha? Okay. Yung ito di ka alam, yung signboard na yan, kabayan. Oh. Wala na ako nababasa. Pero ang signboard na yan, sinasabing may construction at hindi pa maayos ang tulay. Pero hindi na clear. Ganun nakatagal, kabayan. Lumabo na. Ito talagang under supposedly under repair.
Tapos last week lang, oh, this month, saka pinutasan. Oo, oh, wala na yung side kabayan dito. Ay, sa grabe. Area na to. Kaya, sino kaya ang walang kapwenta-kwentang district engineer dyan? Narinig ko sa police kanina, sinasabi, hinahanap nila yung contractor kasi yung barracks kabayan, oh, eh, nandito lang din, malapit lang. Pero wala bang mga manggagawa na gumagawa? Yes, kabayan, alamin din natin kabayan yung mga kanagdagang impormasyon. Ang ngayon kabayan, walang gumagawa dito, pero yung barracks ay malapit lang. Walang lumabas na tao sa barracks kabayan. Sige, tingnan mo, balikan mo kami ha, Jackie. Tingnan mo kung may tao, kung may mga manggagawa doon sa barracks. O yan ba yung, anong sabi ng mga tao dyan? May gumagawa ba daw dyan, yung mga tagarya sa lugar? Jackie? Nawala na si Jackie. Narinig mo ako, Jackie? Narinig mo ako? Yes, kabayan. May barracks. Yes, kabayan. Medyo, oh. May barracks pero may mga tao. Yes, kabayan. Narinig kita, kabayan. Medyo umiinalas. May mga tao ba doon sa barracks? May mga manggagawa? Pakitanong mo yes, dyan. Yes, kabayan. May barracks dito. Malapit lang. Ilang metro lang layo. Pero... Nawala ang signal niya. Okay. Alam mo, Jackie, kung may mga gumagawa talaga dyan, pwede mo naman tanungin yung mga taong dyan na mga nakatira. Alam nila yan. Kung may gumagawa dyan, at 2 taon na po yan. Sinong district engineer doon? District Engineer Marlo Correa ng Cavite 1st District. Oh, ayan. District Engineer Marlo Correa. Kung kayo gising na, kung kayo tulog pa, gumising na ho kayo dahil 2 sasakyan ang nahulog na doon sa tulay na ginagawa ninyo 2 taon na. Nako, ano ba yan? Napapabayana na. Gaya ng problema natin dito sa may ano. Kanina, dumaan na naman ako doon. Nako, lalo nagka-traffic. Oh, dahil parang tuloy-tuloy na ang ginagawa nila. Dati-rati, walang gumagawa din. Ngayon, nakita ko may gumagawa na. Ay, sana'y bilisan na. Si Injira, ang pinangako sa atin ay 3 linggo. Yan. Abangan natin yan after 3 weeks kung talagang matatapos na. Oras, kabayan! Ay, mga district engineer natin. Natutulog. Oh, nandiyan pa si Jackie? Ayan, good morning. Tanungin mo yung mga tao diyan kung may gumagawa ba diyan, anong oras gumagawa? Sige, kabayan, malapit-lapit lang din dito ang barracks. Kanina kasi pinuntahan din ng pulis pero walang lumabas na opisyal, pero i-check din natin ulit kung may tao na ba dito sa barracks na naka-assign dito sa construction dito. Na mga this month lang pinuksan kabayan pero ayon sa pulis nasa higit 1 taon na o halos 2 taon na hindi maganda ang itong kumbaga medyo may sira na rin itong kalsada, kaya nilagyan ng mga drum dito sa gitna ng matagal na. Kaya maraming aksident nila nangyari dito bago pa man itong pagkahulog dito sa kalsada. Kaya i-check natin yan, kabayan. Abangan na lang sa mga development, sa mga susunod na mga reports, kabayan. Balik sa'yo. Okay. Si Jake.